So shout out mga road trip, ngayong araw mga sir ay magbibigay tayo ng kunting kaalaman tungkol sa pagbili ng sikanhan na sasakyan. Kasi nga tayo mga Pinoy, gusto natin magkaroon ng sasakyan, ma-experience naman natin yung pagbibiyahe na hindi tayo naiinitan, hindi tayo naarawan. Kaya bumibili tayo ng sikanhan na sasakyan para ma-experience natin yun. So hindi naman natin kayang bumili ng brand nyo doon lang sa mga sakto lang yung budget na pambili lang talaga ng sikanhan. Kaya doon tayo sumusugal sa marketplace o sa mga pinopost ng mga seller. So isa sa mga bumibinta na strategy dyan mga boss, yung nilalagay nila na all goods yung unit, running condition, at saka okay yung aircon, kaya lang hilaw ang lamig, hindi siya malamig. Kasi pag sinabi doon mga boss, sira yung aircon, malaking issue yun. Malaking issue yun. Kaya ang nilalagay nila doon mga boss, okay yung aircon, kulang lang ng pre-yun. Pero guys, huwag kayong padadala dyan sa strategy na yan, kasi pag ganyang strategy, alam nyo guys, mura lang magpalagay ng pre-yun. Bakit hindi nila palagyan? Kasi may problema talaga yung aircon. Ngayon, ang gusto natin, bumili tayo ng sasakyan na komportable tayo sa pagbibiyahe, hindi mainit, hindi tayo maulanan. Ngayon kung walang aircon, pag maulan, hindi tayo makapagbiyahe ng maayos kasi magpapags yan. Kasi sasarado, magpapags sa ilalim, hindi natin makikita yung labas kasi nagpapags. Yun ang disadvantage kung walang aircon. Ngayon mga guys, doon sa sinabi sa sealer na may aircon siya, okay yung aircon, mahina lang hilaw ang lamig kasi kulang lang ng pre-yun. So wag kayong maniniwala doon guys, kasi kung okay yun, pinalagyan nila yun ng pre-yun bago ibinta. So ang gawin nyo guys, kung kusunada nyo naman yung sasakyan, ibawas nyo doon, itawad nyo doon guys, ibawas nyo doon sa presyo kung magkakasundo kayo. Kasi meron tayong tinatawag na as is where is. Ibig sabihin yan mga guys, kung ano yung binayaran mo, kung ano yung kondisyon ng sasakyan, ayun na yun, ikaw na magpapaayos ng lahat. So depende yan sa inyo kung magkakasundo tayo or magkakasundo kayo ng seller. So ayan mga bossing, paandarin lang natin mga boss. Ayan. So i-on lang natin yung aircon mga bossing. Ayan. Tapos ito mga boss, buksan natin. Ito yung temperature ng aircon. Pag ito yung nagtitimpla ng lamig. Pag nakaganito kasi mga boss, walang lamig yan. Nakapan lang yan. Kaya para malaman nyo kung okay pa yung aircon, i-pull nyo ito mga boss. Ayan. Tapos ito mga boss, kailangan na nandito yan mga bossing. Ayan. Dito siya nakalagay. Tapos mga boss, kung pandarin nyo lang mga ayan nyo munang naka-aircon siya. Ngayon makikita nyo kung wala siyang lamig. Yung iba kasi pag malamig nagmo-moist yung mga pinto. Pero pag wala siyang lamig, pan lang ang 15 minutes hanggang 20 minutes, malalaman mo na kung malamig ba talaga yung aircon. Kahit sa pag kahit ganito lang yung gawin ng mga buso, malalaman mo kung may lamig yung aircon o wala. Ngayon, kung walang lamig talaga mga boss, totally parang naka-pan ka lang, parang naka-electric pan ka lang, tapos sinabi sa'yo na okay pa yung aircon, kulang lang ng pre-yon, ibang usapan na yun mga boss. Kasi kahit kulang ng pre-yon yan, may lamig pa rin yan, may lamig pa rin yan, kaya lang hindi na masyado siyang malamig. Yun ang ibig kong sabihin mga boss. Ngayon punta tayo doon sa harapan. Tapos dito mga boss, hanapin nyo ang compressor ng aircon. Tapos tingnan nyo yung umiikot na yan mga boss. Ayan, yung tawag dyan ay clutch. Pag okay ang atin clutch or compressor, sumasabay yan sa pag-ikot. Ngayon pag hindi yan umiikot, naka-steady lang, may sira yung compressor, either yung linya ng aircon wiring. So baka doon may sira. Ngayon papakita ko sa inyo mga boss. Papatayin muna natin na pag naka-off yung temperature,
humihinto rin sa pag-ikot yung clutch. Ayan. Ayan mga boss, 'di ba nakita nyo? Humihinto sa pag-ikot yung clutch. Ngayon pag hindi yan umiikot, ibig sabihin hindi siya nagbubumba, walang lamig yung aircon. Ganyan yung mangyayari kung may sira yung inyong compressor at mga wiring ng inyong compressor. Kasi hindi na siya iikot, kaya hindi siya magbibigay ng lamig dito sa loob. So i-on natin mga boss. May ano yan mga boss, may function yan. Kasi ang atin aircon, mayroon yan tinatawag na sensor. Pag masyado nang malamig yung loob, mamamatay yung clutch. Hindi yan iikot. Hintayin na naman niya ngayon na medyo mawala ng konti yung lamig bago siya umikot, bago siya magbumba. Kasi kung hindi siya hihinto, hindi siya hihinto sa magbubumba, baka ma-prusin yung nasa ilalim. So yun ang purpose doon mga boss. Ngayon, kung nakita ninyo na hindi humihinto yan, ibig sabihin may problema talaga yan. Kahit masyado nang malamig yung aircon, hindi naman ibig sabihin na may lamig yung aircon, okay yun, di ba? Mayroon pa rin yun, kahit malamig yung aircon, may problema pa rin yun. Kung hindi humihinto yung clutch natin, panay ang bumba, ay sigurado sira din yun linya ng aircon natin. So, huwag kayong maniniwala doon mga boss na magmalamig yung aircon ay wala nang sira yan ha. Mayroon pa rin yan sira. Ang ibig sabihin nun, yung sensor, hindi siya nagpa-function ng maayos, kaya nagkakaroon ng malfunction yung trabaho ng atin compressor. Ngayon, ito yung tinuturo ko mga boss, ayan, dyan nilalagay yung preon. So, pag may singaw yan mga boss, mauubos yung preon. Kasi yung preon naman talaga ay hindi yan nauubos. Nauubos lang yan sa katagalan ng panahon. So nag-i-evaporate pero may natitira pa rin yan na konti, na medyo malamig pa rin yung abuga ng hangin. So ibig sabihin walang butas yung inyong linya ng aircon. So ang mga magiging problema dyan mga boss, condenser, evaporator, linya ng mga wiring ng aircon natin, relay, fuse. So ang pinakamalaking problema dyan yung evaporator, yung condenser, at yung compressor mga boss. So doon naman sa mga tagas, sinabi ko nga kanina, doon yan naglilik doon sa mga fittings ng hose, yung copper tube na dinadaanan ng hangin. So doon yan nagkakaproblema mga boss. So yun, kasi pag aircon yung pinag-usapan, sinabi na goods yung aircon, kulang lang ng preon, naku malaking problema yan mga boss. Malaki-laki rin yung magagasto nyo dyan. Kaya pag yan ay sinabi doon sa strategy ng pagbinta, kailangan nyong mag-isip muna bago bumili ng ganong unit. So nasa sa inyo na yan mga boss, kung bibilin ninyo ang unit, kayo na ang bahala doon mga boss. So maraming salamat sa panonood. Please subscribe, like and share.